So ngayon nga ay meron tayong apat na topic na pag-uusapan. Unang-una dyan, ang pagpanaw ng isang NBA draft prospect ngayong taon. Siya nga ay si Terrence Clark ng Kentucky Wildcat. At ang susunod naman natin na topic ay ito nga si Kevin Durant. Nag-explain nga siya at pinaliwanag niya kung bakit nga ba daw siya pumunta sa Golden State Warriors noong 2017. At ito rin si Spencer Dinwiddie na hindi na lang basta sa gym, nagpa-practice na rin siya sa basketball court. So para nga sa ating pangunang topic, ito nga ang pagpanaw ng isang NBA draft prospect na 19 years old pa lang, itong si Terrence Clark. Alam niyo ba, siya nga ay projected to be number 48 overall pick. Pero malaki nga ang kanyang upside or very talented itong player na ito. Kaso nga ay nasangkot nga siya ngayong araw na ito sa isang car accident. Ayon sa isang report mula galing sa ESPN, sinabi, Los Angeles Police Department Sergeant John Matasa, who works in the Valley Traffic Division, told ESPN's Ramona Shelburne that Clark was a solo occupant in a vehicle that ran a red light going at a very high rate of speed in the San Fernando Valley area of Los Angeles at approximately 2:10 p.m. Pacific time. The incident was captured on a surveillance video. He collided with another vehicle that was preparing to make a left-hand turn. He struck the vehicle, hit a street light pole, and ultimately hit a block wall, Matasa said. He was transported to Northridge Hospital and was later pronounced deceased as a result of the collision. So yan nga daw ang nangyari, ang report ng police dito kay Terrence Clark. Alam nyo ba, itong batang prospect na to na 19 years old pa lamang ay nag-side nga sa Clutch Sports, yung agency nila LeBron James at ni Rich Paul. So magiging under nga siya nila LeBron at neto nila Rich Paul kung sanang na-drop nga siya sa NBA. Ire-represent sana siya ng team neto ng Clutch Sport. Kaso nga, sa disgrasya nangyari ngayon ay hindi na ngayon nangyari. At ayun, pumanaw na nga itong prospect na ito na si Terrence Clark. At para naman sa ating susunod na pag-uusapan, ito naman si Kevin Durant. Binigay nga ang kanyang explanation kung bakit nga daw sumali siya sa Golden State Warriors noong 2017. Panoorin nyo. The fan base, the organization, never been a winning organization. When I was in the league, right, nobody liked Golden State. So right, it felt like an underdog to me, because I'm looking at it as, I'm looking at the totality of the franchise. I ain't right. looking at what happened in this last 5 years. Right. Like, you never been a perennial winner in the, you know what I'm saying? Absolutely. In the NBA from the 50s on up. So I'm like, damn, this is an underdog franchise to me. This feel good. Like, shit, this feel like where I'm supposed to be. It ain't LA, it ain't New York. It feel like where I'm supposed to be. And I think they're gonna give me that experience that I want. Well, I don't mean to hate on Kevin Durant, pero ang sabi niya kasi, underdog daw itong Golden State Warriors. Di ba nga, bago pa nga sumali itong si Kevin Durant doon, nanalo na nga sila ng isang championship. Tapos they are coming from a 73-9 season. 73 wins and 9 losses nga lang sila bago sumali si Kevin Durant. Tapos sabi ni KD, underdog daw itong franchise na ito, ay kakagaling lang nila sa championship at kakaset lang nila ng most wins in the NBA history. Tapos naging underdog pa din. Sabi nga ni KD, yung totality daw ng franchise, eh halos parehas lang naman yun sa OKC. Parehas silang matagal nang hindi nakakaranas ng championship. So ayun nga daw ang dahilan na ito ni Kevin Durant kung bakit nga daw sumali siya sa Golden State Warriors noong 2017. Underdog daw ang Warriors noon. At ito naman si Spencer Dinwiddie ay balik na nga sa basketball court matapos ang kanyang pagre-rehab sa gym lamang at mga workouts. At mukhang okay na nga itong si Dinwiddie matapos ang kanyang torn ACL dahil ito, nabalik na nga siya sa basketball court. Panoorin nyo. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!